again, nandito naman si Liz Tech for another unboxing, another review. And ito guys, is kaka-launch lang ni Realme, another murang smartphone na for sure magugustuhan nyo. Mas mura ito kay C15. And excited ako kasi coral red itong aking i-unbox ngayon. And yung specification nyo guys, yung battery malaki din, 6,000 mAh. At yung screen niya is pare-pareho ng konti kay Realme C15, 6.5 inches din. So, to know more about this smartphone, I think you must watch this video till the end. So, natin patagalin pa ka, Techies, nang simula na tayo. Ayun na ka, Techies, nandito nga si Realme C12. And as you can see, plain yellow na box pa rin yung kanyang box. Hindi katulad ng C15 na may mga print dito, na mga memes, emojis and all. Simple lang si Realme C12. And sa likod niya, nandito yung kanyang mga specifications. So, buksan na natin siya. So, as you can see, as we open the box, nandito na yung mini box niya. Sa mini box niya, guys, nandito yung quick guide and warranties. Then, andito na yung unit, bubungad agad. So, set aside muna natin to para makita natin yung other accessories niya. So, as we take this off, makita nyo nandito naka-place ang kanilang 10 watts na charger. Ayan. And ang kanilang micro USB cable. So, micro USB pa po C12. Ayan. So, kung makita nyo, wala na pong laman ng box. So, tingnan na natin diretso yung unit, guys. So, here it is. I-take off na muna natin itong kanyang cover. Ayan. So, makita nyo na nga, mayroon ng coral red na yung frame niya. So, ito yung front face ni Realme C12. And ito naman yung kanyang likod. Ayan, guys. Nakita nyo na sa screen. By the way, tanggalin mo na ito ng cover niya. NTC. Ayan, Katechies. Nakikita nyo, ito yung likod ni Realme C12. Ayan, para lang din siya kamukha ni Realme C15. Yung pinagkaiba lang nila is, of course, sa kanilang color. Kasi gray yun. Ito naman is coral red. As usual, geometric gradient design din siya. And may 3 cuts, no? Kung makita nyo, maganda yung kanyang disenyo kasi textured. Nandito din naka-place yung kanyang fingerprint scanner. Triple cameras na po pala siya, Katechies. Yung isa is yun yung LED flash. And yung Realme naman sa baba. So, here sa right side niya, Katechies, naka-place yung volume rockers and power button. Then, sa left side naman is yung kanyang tray. So, yung tray niya, pwede mong lagyan ng dalawang SIM card, nano SIM, at isang slot for the SD card. Which is nice kasi pwede mo expand yung memory card mo. Then, sa upper part, wala na. Sa lower part naman, nandito yung speaker grills, micro USB port. Ayan, sadly, micro USB pa nga ito si Realme C12. And ang kanyang microphone din, ang 3.5mm audio jack. So, yung nakagandahan nga kay Realme C12 is textured yung kanyang design. So, hindi siya basta-basta ma-scratch. And even yung kanyang fingerprints, yung mga fingerprint magnets mo, is hindi ganun ka noticeable. So, here naman yung kanyang frame is glossy and looks matibay yung frame niya. So, kahit madrop mo to, for sure naman protected talaga itong kanyang screen. So, yung unang matamaan sa floor is yung frame niya. So, hindi talaga as in basta-basta no, madadamage yung screen. Pero, mas maganda pa rin talaga kung may casing para safe talaga lahat. So, here guys, nakita nyo na yung design ni Realme C12. Hindi nga siya obvious na affordable lang siya kasi 5,990 lang siya, diba? So, mas mura nga siya compared dun sa C15. Ayun, so nakita nyo na yung kanyang design. Napunta naman natin guys yung display ni C12 kung maganda rin ba. Ayan guys, nabuksan na natin si C12 and yung itsura ng screen niya mismo, yung display niya is hindi din magkalayo dun kay C15. Almost the same lang talaga kahit yung screen size nila, pareho lang, 6.5 inches, HD plus din. And yung screen resolution, pareho lang din, 720 by 1600. So, ayun, makita nyo nga, meron siyang mini drop din as same with C15 before. And ayun, 88.7 screen to body ratio din. So, yung display niya guys, walang pinagkaiba kay C15, same lang talaga. Maganda naman yung display niya kasi vibrant and then smooth touch itong display ni C12. Ayan. So, okay din kasi Android 10 na rin siya, Katechies. So, pagdating naman sa kanilang OS and other features, itong si Realme C12 ay same lang kay Realme C15 na merong MediaTek Helio G35. Ayan, 12 nanometers. And then, siguro yung difference lang nila nun is yung RAM at ROM. Kasi ito, 3GB of RAM and 32GB of internal. Yung battery, pareho lang sa 6,000 mAh and micro USB nga, no? And, ayun, so pagdating naman sa kanilang features, meron na nga itong eye comfort din. Meron siyang Realme Share. Ayan. Meron siyang
do not disturb mode, meron siyang one-handed, meron siyang mute notification, screencast, and screen recording. Ayan, so meron na siyang bedtime mode. OTG support na rin po siya, ka-techies. So ngayon, punta naman natin yung camera ni Realme C12, kung ano yung mga cameras niya. So as you can see nga, meron siyang triple rear camera. So yung main shooter niya is 13MP PDAF, f2.2 aperture, and meron siyang nightscape. Ayan, meron siyang 2MP secondary, black and white, f2.4 aperture din. Another, the third one is 2MP, that's 4cm focus distance. That is for the macro lens, f2.4 aperture din. So yung video niya sa rear, pwede mong 720, pwede rin 1080p at 30 frames per second. So yung features naman niya, meron po siyang HDR, panorama, time-lapse, chroma boost, and slow motion, and 5P lens. Ayun. So yun yung rear camera ni C12, na yung front naman ka-techies. So yung camera niya sa front is 5MP. So compared to C15 na 8MP, ito 5MP lamang. With f2.4 aperture. So yung pagdating sa kanyang feature sa front, meron din siyang 3P lens, AI beauty, meron siyang HDR, meron siyang panoramic view, and time lapse. Ayun, so AI din yung front cam niya. Now, nakita niyo na yung cameras. So punta naman natin guys ang performance nila mismo. So here sa front cam, makikita nyo, si C12 guys, malino naman kahit 5MP lang din yung camera niya. Okay din naman siya. Laban na rin. Yung kanyang portrait guys is maganda-ganda rin naman. Decent na rin. And papakita ko rin dyan mismo yung video ko talaga. Ayan. Ayan, so guys, ito naman yung front video quality ni Realme C12. Nasa 1080p at 30 frames per second ito. And kung makakita nyo, maganda naman din ang quality, di ba? Malinaw. And nasa labas ako ng bahay. So kung meron kayong ring light at saka nag-video shoot kayo, mas mabuti kasi mas HD siya. Kahit nga ngayon na wala tayong malapit na light, di ba? Maganda pa rin siya na gamit lang yung natural light lang talaga. So, okay na rin siya sa steady na video, kung steady lang. Pero kung maglalakad ka, makaka-experience ka talaga ng shake. Kasi nga, hindi naman din stable yung camera talaga nito. Wala siyang image stabilization. So, ayan. May mga experience ka. Shaky talaga siya. Pero, hindi na siya bad, guys. Pwede niyo tagamitin sa online classes or sa kahit ano. So, sa video, guys, lights na rin for the online classes. Okay na yung front camera niya kasi maganda rin naman sa video. Or, kung gusto mong mag-vlogging na yung ma-afford yung mga mahal na camera, pwedeng-pwede na to guys. Basta hindi lang magalaw yung kamay mo lalo na kapag naglalakad ka kasi wala nga siyang image stabilization. So, okay naman para sa akin yung camera ni C12 na yung rear cam naman tayo. So, yung rear cam ni C12 guys, maganda sa kanya is detail talaga lalo na kapag gagamitan mo yung ultra macro niya. Maganda talaga, as in clear, and hindi masyadong ganun ka-over yung color. Although mayroon siya little saturation. Pero guys, okay yung performance kasi clear na clear talaga yung object. So, kapag mag-picture ka naman ng malayo, okay din naman, decent naman, malinaw, and sakto lang din yung kuha na camera niya talaga, hindi sobrang vibrant, hindi rin over yung sharpness niya. So, sakto lang yung rear cam niya, good na rin to for the social media uploads. Ayan. So, pati yung portrait niya, guys, maganda rin. So, ayan, nakita nyo na yung camera performance ni Realme C12. And ngayon naman, puntahan natin yung battery performance niya. So, here, nakita nyo dyan, tinayin muna namin siya sa charging. From 1%, sinarge namin siya for 1 hour. And nag-increase siya to 34%. So, increase sa kanya for 1 hour is 33%. So, para sa akin, okay lang. Sakto lang yung charging experience sa kanya. Hindi mabilis, hindi rin sobrang baga. Saktong-sakto lang talaga. Dahil 6,000 mAh naman din yung kanyang capacity ng battery. Malaki-laki din yun. So, ngayon naman is yung draining. Papakita ko sa inyo, from 82% guys, naglaro kami ng Mobile Legend for 1 hour. And amazing kasi 6% lang yung kinuha sa kanya. So, 76, nag-decrease lang siya to 76%. So, maganda na rin yung 6% lang no, sa 1 hour na paglalaro. And high frame rate naman din yung high graphic din. So, di ba, kapag ganun na yung resolution or quality, mas malaki-laki kumuha ng battery yun. So, so far, okay din yung kuha ng battery kay C12. Magandahan din kay Realme C12, guys, is hindi siya babilis o minute. Hindi ka talaga makaka-feel ng init talaga. So, a little warm lang, little lang talaga dito sa likod. Yun yung advantage kapag hindi glassy yung build ng isang phone. Guys, nakita nyo na yung performance niya sa battery and the camera. Now, puntahan naman natin, ka-techies, ang kanyang performance sa gaming. Sa gaming niya, guys, kaya yung high graphic setting, high frame rate, and very smooth
playable po talaga siya dahil po yun sa kanyang chipset talaga na Helio G35 that is also for gaming. Ayan, so maganda yung gaming quality, gaming performance, very smooth, wala kang ma-feel na lags. Kung meron ka mang na-feel na lags, kung meron ka na nito, siguro sa internet mo yan. Pero sa amin, so far, okay yung performance niya, guys. Smooth talaga ang paglaruan. Yung graphic quality nga lang niya is hindi ganun talaga ka-amazing. Hindi ka talaga sumami sa parang realistic na talaga. Pero hindi na siya bad, in fairness, sa isang entry level. So para sa akin, okay yung kanyang gaming performance ka, Techies. Mag-e-enjoy ka. And so sa mga nagtatanong kung mapaglaruan siya ng Call of Duty, yes, mapaglaruan po siya. High frame rate po, pero low graphic. Pero at least, di ba, mapaglaruan naman siya. Yung graphic quality is okay rin naman, kahit hindi ganun ka realistic talaga, pero nice na rin. And smooth din, maganda nga kasi playable na playable talaga siya. And loud yung speaker niya, so mag-e-enjoy ka rin. So for me, guys, sa gaming performance, okay ako. Solve naman ako sa gaming performance ito. Sa camera, okay na rin. Not bad na rin yung camera performance niya. Malinaw din naman. So, ayun. At least nakita niyo ng whole performance ni Realme C12. My comment about this, mas affordable siya nga, no, compare kay C15. Yung difference nga lang nila, storage and cameras. So, para sa mga naghahanap, gustong ganitong klaseng phone pero hindi afford yung C15, okay ito C12, guys. Afford nyo na, maganda rin naman yung design niya and performance niya. Ayun, okay naman siya. Siguro yung napansin ko lang is micro USB pa nga siya, no? So, sa mga naghahanap ng USB Type-C, well, sorry kasi C12 is micro USB pa. And yung storage niya is 32GB lamang. So, kailangan mo lang, kung gusto mo ng malaki-laki talaga, i-expand mo na lang yung kanyang memory card up to 256 via microSD card. So, ayun lamang po. At least nakita nyo na yung aking testing and para sa akin, super sulit na talaga siya sa ganung halaga, guys. So, sa mga estudyante dyan na naghahanap ng affordable smartphones na laban na rin sa mga online classes, lalo na sa kanyang 6,000 mAh battery, good na good po itong C12. So, mga gusto kong order, ibibigay ko yung link sa description box. Dalian nyo na, guys, kasi for sure, masusold out na naman ito. So, marami naman bibili ito kasi mas affordable nga siya. And, almost the same lang din siya ng specification kay C15. So, yun lang mga ka-techies. Maraming po salamat sa panonood ng aking video. I hope that you like this video. Don't forget to share this video to your friends. Subscribe to my YouTube channel and click the bell button. See you again, ka-techies, till my next video. And, bye! Mwah!